pinsan kaya da. So ayan mga kalingap, isang maulan at makulog na hapon po sa inyong lahat. So ayan, kasama natin si Pauline at gusto pong makita ni Pauline ang mga taong tinutulungan natin kasi nakita niya na si Gwen at nakausap niyang personal. Gusto makita din si TJ. So ayan, at may aabot po tayo kay TJ na 1,000 po pinapaabot po ni Ninong Doc. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Caliada. Please like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. So tara mga kalingap, punta na po tayo kala TJ po. Tara po. So ayan, grabing putik mga kalingap. Alright, tas maulan pa. So ayan, mukulo, grabe pa ang panahon mga kalingap. Tao po! Tao po! Hi! Hi! Gulat ka! Dito. Oo, sige. Nandiyan ka kala kuya mo? Hmm. Hi! May pinapabot po siya. Grabe, may bagyo ata po, no? Opo, sige po. Tara, tara, ano? Olin. Ay, grabe din pala bahay nila kuya mo, ano? Sige, sumunod po kayo dyan. Kaya, salamat. Uy, salamat. Thank you. Dito ka, ano, Pauline? Wala nang product siya. Diyan ka, ano? Okay lang po. Hindi na, o, magtutulo. Tutulo. Wala ko, paano pa, maulan. Lunay, dito ka, Nay. Kamusta na po, Nanay? Ay, ito. Ayos, man. Ay, pa yung isa ay. Napapasada po. Sa amin. Ayos si Gwen, naglaog. Ah, okay lang po. Ang lamig. Dito po sila na ano, stay muna kala ano, kala kuya niya. Wala, as in na kuya niya nag-uwi sa bagong silang doon sa asawa niya. Okay po. Nay, parang nananaba po kaya. Nananaba. Di na po stress? Minsan. Sa kamali? Sa kanila po. Then, diretso na po kami. Gusto kasi niya makita si ano? Sila, TJ and Gwen. Si Gwen ang nakita na. Ah, si Gwen. Nagpasok si Gwen. Tama yan. Tuloy, nagpasok pa lang ito kasi ilang araw nilang na. Oh, okay. Buwa lang upo. Uso po yan. Kung ano yung pinapapasok mo yan, inuubo masyado, eh gusto man. Parang tanda ko pa yan. Yung binigay na bulaklak na yan. Parang... pinabibigay yan ni Ninong Doc. Yan. May upuan ka pa dyan? Opo, makapuan sa baka. Sige. Sige na po. Kamusta man po ang mga estudyante natin, Nay? Okay, man. Yung binigay mo daw sa kanyang 2,000 ay binibigyan ko allowance araw-araw 100. Tapos, nagkaakitan sila nung asawa ni kuya niya mag-bonox. Naghahagal sa akin ng 400. Binigyan ko. Para man lang ka ako makagala-gala. Nagsakay daw sila sa ano, sa peryahan. Opo. Tapos pagka umaga yun, nilagnat na. Baka nilamig po. Iyo. Kamusta man po ang pamumuhay nanay? Ito, nakakaraos mo sa awa ng Diyos, nakakataon sa mga aki, kay Gillian. Nangungumusta nga ni si Ginak, kumusta ka na daw. Kumusta daw po ako? May grab. Si Doc. Advance Merry Christmas daw sa inyong dalawa. TJ, how are you na? Okay lang siya. Okay naman. Sunod-sunod po ang ano sa school. Ang mga project. Opo. Kaya naman. Kaya. Yun ang gusto ko marinig doon. Kaya naman pong kinakaya. Yan. At huwag siyempre yung panghihinaan ng loob. Gaya ba kayong turo sa inyo ni Kuya Vincent nyo na dapat laging marakas ang confidence sa sarili. Ano? Tiyaga lang sa hamon ng buhay. Kayang-kaya yan, di ba? Kaya naman ng ano, nakikipagsabay naman. Sure po. Gawin mong inspirasyon sila mama at papa mo.
ba? Nakakaya po. Ba't nahiya ka? Normal lang sa isang tao na may ano, ganitong pamumuhay. Huwag mong kahihiya kung anong meron ka. Oo. Diba? Dapat pinapasalamat po pa yan sa ating Panginoon. Diba ito na hindi ito sa inyo, diba? Ining bahay na ini sa amin, pero lumupang ini sa partido ng ama nila. Pero abandonado na ining lupang ini. Na ano kasama na kasama po yun yung nandun sa bagyo. Sira yung pusuyo. Pero pag ano, may nabig ng bagyo, ano? Puro mo. Hindi na tulog dyan, Bi! Hindi. Baka magsiguro dyan. Hindi ko yung may tula. Ay, okay lang yan, ay. Sali na ako dyan sa tuluan. Alam mo, galing tayo dyan. Ay, ilag-ilag lang ako dyan. Ang ganda naman ang batang ini. Di ba? Sige, hindi na kasi tatay dyan, Ti? Hindi na. Na, excuse me. Sige po. So, ayan, TJ, may pinapagod sa'yo si, ano, si Ninong Doc, ano? 1,000 for your allowance daw. Ano? Tita, it's been a long time to see you again. Tama ba yung disco? Bahala na sila. Wow, shit naman. Dami na lang kasama mo ah. Isa po sa tinutulungan ko, ribbon cutting nila bukas. Si Pauline. Opo. Wow, di ba? Kilala ka din. Kamusta na Tatay Dante? Nananaba ka din Tatay Dante ah. Ma, ano man? Nakilig pa ka dyan. Mabaskog pa? Kung sa di ko lang mabaskog, kung makasil-masil pa. Marami talaga ulan ano? Pagpunta kayo rito, kahit maulan. Ay, alam mo naman, tatay. Paano masasabi masipag na scouter, di ba? Bagay. Alam niyo naman, tatay, ginagawa ko dati. Pakawag mo sa kanyan, babe. Yan. Tara tayo sa pangabasa. Okay lang naman kayo, tatay. Eh, ayos lang. Kahit, ano ay, sisikap pa din. Para lang makaano man sa araw-araw. Opo. Dapat talaga magsikap ang mga magulang para sa mga anak. Matay. Para hindi na mamuhuli ang mga anak. Ano po? Yun ang aling mga anak. Ano po? Yun ang inaano ko. Ta simple, pangbaon ng mga bata. Galing ka pa lang po. Nag-service ka po? Yun. Kaso lang, pinagalitan na kumari, tinabuga po lang sa ibuin. Tinabuga ka po? Kung may-ari. Bakit po? Paano man kasi yung ano duman, pinarga, karga doon sa terminal, sa Kambal. Oo. Oh. Ang Santa Elena, pinarga sa Pangangiban. Ay, malayo ano? Ina, ano lugod ako, ako nakantay doon, ako nabala. Oo po. At pinabalik. Hindi na tabuga ka, tatay. Hmm. Eh, sabi ko, eh, sabi na, sanay mo na ako dyan. Hmm. Basta, ano, pag ginagalitan, say sorry na lang, ano po? Ay, wala pa na akong ano dyan. Oh. Maski, minuda ko nyan, kinatabuga ko nyan. Ako? Dahil si amo. Ginagalitan mo. Dahil si amo ko. Dito ko. Kamusta naman, natigay yung laptop mo? Okay naman. Ganda. Nagtutulog. Oo. Alok ka. Na gagamitin. At bukas nagpe-prepare po ako bukas at may ano. May. Sunod-sunod po practical exam. Kayang-kaya mo yan. Alam mo, si Kuya Vincent mo proud sa mga tinutulungan niyang mga katulad niyo kasi ang sisipag mag-aral. Kaya bago mag-exam, bago mag-mga kung ano man yan, mag-pray muna ano. Para may lakas ng loob. Ano? Mga sinasabi ko sa inyo, always kayo magdadasal, di ba? Tatay, tama. Si tatay nga, bago umalis, magdadasal, di ba? Kaya dapat, yun ang kailangan ng tao. Tay, gano'n mo ako namimiss? Parang di mo na ako namimiss ata. Ay, hanap-hanap ka eh. Lagi kami nagpamanood niya kung sa vlog. Ayan. Kung hindi nyo naman po ako tatay makita, nasa YouTube pa naman ako. Ano tayo? Kaya nga, lagi. Miss ko na din kayo, tatay. Lagi po na gano'n. Ayan, siyempre, tatay pa. Gabi-gabi, kami nagpapanood ng YouTube. Sabay-bay po ako. Tapos, nagsasabay-bay ako sa mga vlog mo. No po. Hindi na yan, ni Pauline. Salamat po. Ganda pala ng mama niya. Maganda pa sila. Mama niya. Hmm?
sa mukha yung mama niya. Opo. Nang, yun nga pa no, marami kasi naghahanap about sa pabahay ninyo. Diba, nagka-problema nga din sa lupa. And then yung matulong po sa pabahay nyo, nagka-problema. Kaya yun. Eh, wala pong problema. At least, pahala na, dyan lang kayo muna. Opo. Malay nyo naman tatay, magkaroon, diba? Basta ano lang, tiwala lang tayo. Oo. Mabait si Lord. Eh, ano ko nga dito, gawa-gawa nga niya ko dyan yung... Ito, papag dyan, nalagyan ko ng bubong baka na sa labas. Opo, para dyan na maiga-iga. Oo, pero okay. Pahingahan baga, pag-araw, pamahangin. Tama yun tayo, pag napunta baga ako tayo, ano? Ayan! Yan ang pinaka-beautiful spot ko, ay. Oo, kaya nilagyan, pinagawaan kita dyan. Ayan, kasi yung pinaka-beautiful spot ko, gusto ko makita yung mga palayan, di ba? Ang bubong ko dyan, pawid. Yun, para maganda tayong ano natin, ano? Yan ang ginagawa ko dyan. Yan, baga dyan, hindi pa tapos na, busy ako. Opo. Pag wala akong ginagawa, yan, kung anong duting-ting ko dyan. Pero ngayon yun, naman. Ano ginagawa ko dyan? Ay, pero ngayon naman tayo, kayang-kaya naman yung mga, ano nyo? Ayos man, kaya man. Eh, kaya pag walang prutas, napadyak ako. Tiyaga lang, ano? Oo. Yung pagbabalot nyo, wala na yun, hindi na kayo nagbabalot? Ay, hindi na kami naka-recover naman. Hindi na kapag-recover. Doon sa prutas din, ang laki ng nalugi namin doon. Kaya parang, hinahanapan nga kami ni ano, sabi, wala din. Kami ni Agumay, ay man, bagsak na kita doon sa prutas. Ang laki na nalugi doon namin sa ubas. Wala na po bang natira sa inyo na anay, tatay? May natitira pa sa inyo pang business niyo? Ay, naubos na sila, gagastos po sa bahay. Ay, kung mga biling bigas, mga ano, kung ano. Pero kung ano sana tayo, nakahanap kayo ng ibang ano doon na pwedeng ano, na pagkakitaan. Yun kasi malaking tulong kayo sa inyo po. Malaking tulong po yun sa inyo na... Ay, ang ano mo sana, ay pasinsya na kung ano mo kay Duk, ay walang ano, ay kumbaga ay simple doon kami nag-ano din sa pagpapadyak. E, minsan kasi, minsan hindi ako nakapagpadyak. Di siyempre, nakuha kami nga doon sa iniipo niya doon. Kaya, nabawas nang nabawas. Patuunan kami sa mga bata. Kaya, binibigyan mga bata. Kasi niya. Ang ano po kasi yun talaga, ano. Totally po, ang pinakagusto talaga po din ni Doc Bet, ni Ninong Doc. Ang pinakagusto po ni Ninong Doc, ano. Yun nga po, kung napalago niyo po yung pera na yun, hindi po ay may hirapan po sa pang-allowance ng mga bata. Yun ang aning ano po nun ay, wala. Totally po talaga, ano po na... Kaya nga, kay Doc, pasinsya na po kung ano man, kasi wala yun lang na kayanan ko talaga. Hindi namin na ano, anong binigay mo po, pasinsya ka na po. Hindi namin napalago. Mm-hmm. Kasi and, dami din nagbabas, kung saan ano yung ano. Pero at least na ipaliwanag niya na po. Ay, simple. Mas mabuti po maging tapat po tayo sa tao. Mahirapan ano yung nagsisinungaling ka. Yes, tama po. Pinaghirapan man din yung perang. Yes. Kasi naano din na kami din sa nag-sponsor. Okay. Siyempre, itong magsabi ka ng totoo. Alam niyo po ba na yung mga binibigay po sa inyo, lalo na sa TJ, pinaghihirapan nyo ni Ninong Doc, ano? Ang pinakagusto kasi ni Ninong Doc. Kaya kayo binigyan po ng ganun pagkakataon para hindi po kayo mahirapan sa pagbibigay po ng allowance sa kanila. Kasi kung maglago yun, maglaki, mas maganda. Pero yun nga, dahil lang nasabi nyo nga po na nagkaroon ng problema, unang-una sa nalugi kayo, hanggang sa unti-unting maubos, wala po tayo magagawa dun. Pero at least lesson learned po yun sa inyo. At ang pinakaano talaga dun dapat, nag-ano tayo, nag-iba pang inisip na ibang business po. Pero kasi, yun ang inano ko man kasi din kaya yun, hindi ko rin matutukan gawa ng... Siyempre, naghahapot ako ng prutas. Kasi wala man siyang maanuhan. Kumbaga, kung mapadyak ako, sino yung mapadyak? Siya man maano. Kumbaga, hati-hati na yung oras mo po, tatay. Tatrabaho ka doon para kumita, napapadyak, nagtitindang ano. Kaya, di rin nasasabi na ano, ganun ang ano ko. Dahil, siyempre, alaman, hahanapin din yung hauler kung may-ari. Opo. Alam nga, may lalako ko doon sa hauler, may nahanapin din na may-ari. Tama eh, mahirap din yung ano ay, pupursige nga niya kung makabangon. Opo. Ay, walang magagawa, gawa nung... Pagkakalugi po. Oo.
Biro, pirang ubas yung nalusaw dyan. Pirang 3. Yung iba nga niya, tinapon ko na lang yung iba dun. Papatuboy natin tayo. Ewan yung mga ano dyan. Nagtubo tayo? Nalagyan. Day man, nalusaw man. Kaya ang ano ni Agom niya eh. Wala, ito yung mga gawa niya. Talagang... Kung hindi para sa inyo, baka may iba. Ay sabi ko nga eh, kung may... mapag-anuhan lang, di ibang ano lang sana. Kung siyang matutukan, tutukan niya. Ay hindi ko man din siya ma-anuhan. Alalayan ko, anong may... ano nga niya, rutas. Kasi pag naiway rutas, maya-maya tawag. Minsan siya ang tinatawagan, minsan ako. Ay minsan ako, baga, ang cellphone ko, minsan iniwan kay Gwen. Kasi walang cellphone si Gwen ay... Masida yung cellphone ako. Kaya ginawa, minsan tawag sa kanya, tawag sa akin. Minsan ang tinatawagan sa cellphone ko yung anak niya, si Gwen. Yung masagot man, si Gwen, ay wala po, nandito po sa akin yung cellphone. Nagagawa ka sa email. Kamusta naman po si, ano, si Gillian? Ay, kinakamusta pala ka, no? Oo. Isabi ko nga niya sa kanya, ano isang gabi, nag-miss agarawan, si Init, o kasi Gillian, sabi ko, hanap ka ni Kalinga Vincent. Kinukumusta ka. Marami din kasi po sa kanya naghahanap. Nagang isip ay, ha? Sabi ko, nakalimutan mo na yata. Sabi niya, ay, day one. Tawa. Kamusta naman po yung pag-aaral niya? Okay naman. Nice man. So, sa, ayan, ito po, tanong ko lang. Ano po yung mga napapansin niyo po sa mga anak niyo? Okay naman po yung pag-aaral nila? May mga nabago ba sa kanila nanay? Nag-aano pa sila. Nag-improve lalo. Oo. Lalo na yung puso ko. Wow. Sabi ko din natin, DJ. Kaya nga po. Nagagaling lang. Papasok ko nga. Okay. Sabi ko, wag na maulan. Piniro ko nga ni, ay magpasok. Eh, minsan si Gillian, nagpapagawa yung kay ate niya sa laptop. Eh, ginagawa lang nito. Tama, tulungan lang. Tulungan lang pa. Mayayin mo din si Ian, ha? Si Gwen, at masipag. Siyempre, alam ko na masipag ka naman eh. Totoo nga ako sa iyo at very good ka mag-aaral. Ha? Pag may mga award kayo, pakita nyo sa akin para proud na proud din sa kayo, Vincent. Sabi ko nga ni kay Gwen, oh, kahit ka ko, hindi ka ko line up 90, basta puro 80. Yeah. So, ayan si Kuya Vincent mo. Yes, oo. Oh. Sa kanya. Yung ano po, yung pag may grades na po ako, siyempre po, kayo mo po ang unang makakaya. Yeah, sige. At magiging proud. Alam nyo, proud ako sa inyo. Kung ako, proud ako sa katulad yung tinutulungan ko, siyempre, lalo na magulang nyo. Kasi, lalo na din sponsor nyo. Mas matutuwa kasi mas pinapalagan nyo yung binibigay sa inyo at yung mga advice ko na binibigay ko sa inyo. Kaya patuloy nyo lang na mag-aral, magsumikap para matulungan nyo someday sila Tatay Dante at si Nanay Telma. Ha? Tsaka lang, konting push pa, di ba? Yes. Para pag nag-graduate, siyempre imbitahan mo naman kami, ha? Pag na may mga tutusok ng award, pa ano naman ang oh, award. Si Kalinga Vincent ay ano mo. Saan? Pag nag-ano nga niya, ako tamapunta ko kay Gideon pag inipas ko sa graduation. Pinapapunta nga niya kami. Eh, sabi ko, si mama mo na lang, busy ako. Si Gillian? Pinapawan ko kayo doon. Si Gillian. Nakita mo yung grades ni ano? Ni Bukyo. Dahil ko nga ni. Sinabi sa akin, pinaingitan ako kasi apres kami yung teacher. Oo, ano sabi ito? Proud ito. Nakita biruin mo, yung, ano, up to 60, 56 ang nakuha niya. Siguro, yun nga apat po, lang ang mali niya. Ano sa akin, ako nga tatay dati noon ay talagang kung 1 to 100, 450 lang. Sa kaligit na ano. Oo, lagi akong absent ay. Joke lang ha. Pero alam nyo, pinapasaya ko lang po kayo. Mas lalo yung talagang iintindi ng pag-aaral. Ano? Dahil para sa inyo yan, kapag mahirap, intindi nyo. Sige, pag-aralan nyo ako kasi. Ako man, matalino nung elementary hanggang high school. Mm-hmm. Kaso nga baga ng mga kaanohan ka ito. Dala ng kaibigan, ganun po. Nadala sa kaibigan, hindi nakagraduate ng college hanggang high school lang. Opo. Honor hanggang elementary hanggang high school. Bilminaon sa bahay, ang dami nakasabit na ribbon. Sa magkakapatid ay ako lang ano nila ay matalino. Grabe, talino tatay. Dapat gayahin si tatay. Di ba? Ano po talaga naman?
nagsusumikap naman po. Yung kung hindi naman po nakikita ng iba, alam naman po namin sa sarili namin, yes, kung gaano kami nagpapakahirap, kung gaano kami nagpupuyat, kung gaano kami nagpupush na mapaganda yung grades namin. Kaya talaga po, may, pag may na-disappoint naman po, ano na, hindi na lang po namin intindihin. Yes. Mas alam po namin sa sarili namin kung ano po yung pinaghirapan. Kumbaga, huwag kayong magpapa-apekto sa salita ng ibang tao. Parang pinipressure lang po kami. Yes. Ganun po. Kaya nga po, may nabalitaan nga po ako dun. Sobrang nag-ano po ako at nursing student, nagpaka-ano po siya, nagpaka-ano daw po siya. Nagpaka-ano. Pati nagkaroon sa kanya. Kasabi ko, bakit ano na, pag-graduation na po siya, ganun ba naisip niya? Paano pa lang po, ang dami niya na pong struggle, di ba po? Kasabi ko, paano mag-gaganyan? Parang hindi ko po iisipin yun at grabe. Siyempre, huwag mo isipin yung ganung bagay, ha? Yung nasa school nga po ako, naisip ko, bakit yung nag-lesson po yung teacher namin? Tapos kunento po sa akin ng kaklasik. About dun? Opo. Sabi ko, nagulat ako, bakit niya yung naisip? Yung ganun, sabi ko nga po, wala man pong magagawa kasi siguro po talaga na ano po siya. Sabi daw nga po, na-pressure daw po sa kaklasik. Huwag nantay? Ano yan? Ng balat kalabaw? Yan ano, huwag mong isipin yung gano'n na pag nahihirapan na eh. Pag mga ganito, ba'y napapansin po kayo sa mga anak nyo na parang problemado, kausapin nyo po ha. Huwag yun gano'n na TJ, huwag mong iisipin na gano'n na pag nahihirapan, gano'n ang magiging sagot. Hindi eh na, maliing-mali yun ha. Kaya may magulang kayo, may mga kapatid kayo na pwede nyong kausapin about sa inyong problema. Pag yung mga gano'n taon, may problema yun kaya nagpaka gano'n yun ano. Kaya wag na wag mong iisipin yun. Nga unang-una mong iisipin. Mahirap pag sinarili ang problema. Yes. Unang-una mong iisipin kahit nag-iisa ka dyan, kasama mo ang ating Panginoon, ha? Lagi kang magdadasal, ha? Kaya wag mong iisipin na ganun-ganun lang. Pabira. Tulungan mo ako. Yes. Sabi ko nga sa kanya, pag alanganin oras na, tayo na magpilit mag-ano laptop, may kinabukasan mambaga. Yes. Tayo magpupuyat na masyado. Sabi ko ba sa inyo, wag mong i-pressure ang sarili mo. There's a lot of time na pwede mong singitan ng pwede mong gawin. Ha? Pero nung sabihan niya ni Mrs. Wala kang bossing. Tandaan mo, wala kang bossing sa ginagawa mo. Lalo na pag nandito ka sa home. Yes. Ha? Okay. Alam ko lang po, lahat naman po kayo nagsasabi sa akin, siyempre po, baga lagi niya akong pinapaalalahanan na huwag po masyadong magpakaano, pero may time po talagang nandiyan na yung deadline, andiyan na yung mga kagrupo na laging nagsasabi po na ano, nasa na yung gawa mo, yung ganito. Napipressure ka lang. Yun po talagang, siyempre po, nag-ano mo na, siguro 15 minutes, 30 minutes po ako nag-relax para sabihin ko sa reko, huwag ka magpaka-pressure. Kasi po talagang nag-ano po yung utak ko, yung mga deadline. Napipressure, na-stress ka, naiyak. Oh, na-stress. Yun ba sabi ko ni Kuya Vincent sa iyo? Ano mo naman po, bago naman siyempre po, bago po ako magdating po sa gantong course, ano po nang... Ready ka talaga? Opo, ready na po ako na ganito po yung expected ko na. Sobrang yung time. Na pag, ano po kada, gising ko po ng 5. Lagi po agad yung laptop nilalabas ko na. Para po ano po talaga, siyempre po, makikita ko po talaga sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko. Copy ako na panuha siya. Ginagawa ko po yung best ko para po. May maging proud. Proud kami sa iyo. Kaya po sabi ko, yun po, yun lagi yun po sa akin pinapaalala na huwag nga pong ma-pressure, lagi po nandyan si Lord. Kaya yes, po yun, ganun po yung ginagawa ko. Tama yan. Kaya, thankful po ako talagang marami pong proud sa akin. Proud kami sa iyo. Di ba na, proud tayo kay TJ? Yes! Huwag ka na mag-iyak ha. At least nailabas mo yan, ano mo. Okay yan, nailalabas ang problema, ano. Kaya nga sabi ko sa iyo, pag nahihirapan, huwag i-pressure ang sarili, ha? Ha? TJ, huwag i-pressure. Huwag ma-stress. Lahat ng tao pinagdadaanan yung ganyang hirap ng buhay. Lalo na sa mga tulad yung mga estudyante. Nandyan talaga yung pinakamahirap na part sa buhay ng isang tao. Pero once na nalagpasan mo yan, lahat ng paghihirap mo, darating naman yung time magiginhawa ka. Tanim ka lang ng tanim and someday aani ka rin, ano? Ang pagbutihin mo ang pag-aaral mo, nandito kami para sa iyo, nakasuporta. Di ba nanay, tatay? Yan lang kami. Yes. Thank you. Ano masasabi mo kay Ninong Dok sa natanggap mong allowance? Thank you so much po kay Dok po na palagi pong nandyan, lagi pong nag-advise.
walang sawang po pagsuporta. Thank you so much po sa pagbigay niyo po ng allowance po. Malaking bagay na po ito. Tanging mabibigay ko lang po ay lagi ko po kayong pinagdadasal na sana po ay masaya at iyak si tatay. Palagi po kayong healthy po. Thank you so much po talaga. God bless. TJ, bye-bye. Bye-bye po sa inyong dalawa.